Okay mga kadal, sa pag-uusapan natin tungkol sa clutch cable o yung kable ng preno. Bawa, nasa malayong biyahe ka, alangan yung lugar, delinquente yung lugar, gabi, madilim, o wala kang kasabay na sasakyan, naputulan ka nito. So, ano ang gagawin mo? Meron kang magagawa. Magtutulak ka, magpapahila ka, o kakambyo mo ng umaandar yung motor mo. Paano gagawin yun? Pwede yun. Tulak mo ng konti, nang nakarev ka ng konti, habang gumugulong yung motor mo, tumalong ka, hapakan mo yung kambyo. Pwede yun. Kaya lang, may sisirain sigurado sa makina mo. Pero makakaalis ka rin. Pero kung maingit ka sa motor mo, ito lang ang solusyon na po pwede mong gawin. So tuturuan ko yun ng simpleng paraan para makaalis kayo dun sa sitwasyon na yan. Pwede ba ito? Puputulin ko na lang. Hiningi ko lang tong kable na to para lang mapakita ko sa inyo. Kasi buo pa naman yung kable ng motor ko eh. Siningi ko lang ito dun sa motor shop. Puputol na yan eh. Ayan, nakita nyo? Kapiraso na lang yung nakadikit. So, putulin na natin. O yung katodo, naputol ko na. Ayan, napaghiwalay na. So, eto na. Nandun na tayo sa sitwasyon na putol na talaga yung niple, yung ulo ng kable mo. So, yung clutch lever mo, ito kasi yung nakakapit mo sa ilalim para hinahihila niya yung kable. So, kung wala yan, useless na yung kable mo. So, eto lang ngayon. Bumili ka nito. Ano mo yan? Niple ang tawag dito. Nabili ko to sa auto supply. So, sa siyang tubo na may butas sa gitna na may tornilyo. Yung butas na yan, doon mo ipasok yung kable mo. So, guys, ito ah. Dalawang piraso ang ilalagay nyo. So, una, itong nasa dulo, i-fix nyo na. Ito maluwag lang, hayaan nyo lang muna. Fix nyo muna to. Kailangan sigurado kayo na mahigpit ang pagkaka-tornilyo nyo rito kasi posibleng bumigay ulit siya maputol. Hawakan nyo ng plies. Tsaka nyo higpitan. Tapos yung dulo, taktakin nyo na lang. Ang gamit nun para mabusarga, kumalat yung dulo. Pagkatapos yung taktakin, higpitan nyo ulit. Pumasok. Itong pangalawa ngayon, dito nyo ilagay sa dulo. Yan. Tsaka nyo ngayon higpitan. Pantulong lang yan para hindi siya makalas. Nakita nyo? Bumubra, diba? Hindi siya kumakalas, oh. Nakita nyo? Hindi siya kumakalas, di ba? Pero kakalas yan. Hindi yan pang matagalan, ha. Ang purpose lang yan, para lang makaalis kayo dun sa sitwasyon na kinilalagyan nyo. Makalayo kayo dun sa lugar, makahanap kayo ng maliwanag na lugar, o makahanap kayo ng bilihan ng pyesa para mapalitan nyo agad. Temporary to, temporary, ha. Pantulong lang to para hindi kayo magtulak. So, murang-mura lang yung niple na yun. Kung di ako nagkakamali, 6 na piso lang ang isa nun. Dahil sobrang liit niya, mag-stack kayo kahit marami dun sa motor nyo. Ilagay nyo dun sa compartment sa gilid nyo lalagyan ng mga tools nyo. Siguraduhin nyo hindi siya mababasa kasi kakalawangin yun. Huwag nyo lalagyan ng grasa. Kasi pag may grasa yon at hinigpitan nyo yun, dudulas at dudulas yung kable nyo. Isa pa, siguraduhin nyo na walang grasa yung kable nyo kapag ikinabit nyo yun. Kumuha ka ng konting gasolina dun sa petcock ng motor mo, hugasan mo yung kable mo para siguradong tanggal lahat yung langis, yung madulas. Tsaka mo palang ilagay yun. Kasi kakalas at kakalas yun kung madulas yung kable mo. Hugasan mo ng gasolina bago mo ikabit yung niple na yun.
mag-stack kayo guys, malaking tulong to. Makakatipid kayo ng pagod sa pagtutulak o consumption ng kakakausap kung sino hihila sa inyo. Kayo na mismo, DIY, kaya nyo na makalis dun. Niple tawag ha, 6 pesos kung di ako nagkakamali ang isang peraso. Mag-stack kayo kahit 6, kahit 10 peraso, lagay nyo sa motor nyo. Kung sakaling may makita kayo sa daan na nasiraan, balibagay nyo ng dalawa, turo nyo lang kung paano pwede nyo naiwanan. Nakatulong kayo dun sa tao sa halagang 12 pesos. Oh, napansin nyo naman siguro, total, nandito na rin lang tayo sa vlog na to tungkol sa motor. Napansin nyo naman siguro, tubo na yung handle ko, masakit sa kamay. Kailangan na, bumili na ako nito. Papalit na ako ng grip. Mahirap sa kamay, lalo pag gagaya ko, napasmado. Lalo nasa traffic ka, kaya palitan na natin, nandito na rin lang. Kapag ka nagpapalit kayo ng grip sa motor nyo, marami ako kasi ako nakikita na nagpapalit ng grip. Ang ginagawa nila, kahit kapit na yung grip doon sa motor, pinipilit pa nilang hilahin. Nagsasayang ka lang ng pagod dun eh. Kumuha ng cutter, hiwain mo, punitin mo na. Kaya ka nga bumili ng bago dahil magpapalit ka na eh, di ba? So sirain mo na, punitin mo na, huwag mo nang panghinayangan yung buisit na grip na yon. Punitin mo, walang ka-effort, pilas ka mo. Ito lang intindihin mo ngayon kung paano mo ipapasok. Naman sobrang dami na lang is lalagay nyo sa goma nyo kasi nabubunot na ulit, wala nang kapit. Dumulas lang, madali lang maipasok. Yun. Okay, maglalagay sana ako ng bar end, kaso nga yung dulo ay walang butas. Oh, simple lang naman yan, butasan na lang natin. Ang problema lang kasi yung kabilang side ng grip ng handle ng manibela ko masyado na nakatutok dun sa sidecar dito. Yan. Konti na lang yung space. Kaya hindi ako pwedeng maglagay ng bar end sa kabilang side na to. So dito lang muna tayo sa isa na to. Okay. So okay, total usapang kable na rin yung ginagawa natin ngayon. So pakita ko sa inyo kung paano nyo lalangisan yung kable nyo. Hindi na tatay ko. So ito ah. So paano lalangisan? Paano nyo mapapapasok ng mabilis yung langis dun sa loob? Marami nang nakakaalam nito, kaya lang yung mga baguhang nagmumotor na kadodo natin, baka hindi pa nila alam. So ito ha, para kayo nilang mismo lang is DIY kaysa babayad pa kayo sa mekaniko. Simple-simple lang naman to. Pakita ko na lang sa inyo para may idea kayo. Anak, bukas mo si Lola, tanding! Papa, Andre. So kuha ka nitong pang isang kilong bigas na plastic. Tapos yung dulo, butasin mo na lang. Tapos, cable head, ipasok mo sa butas na ginawa mo sa plastic. Ayun. Patagusin mo sa kabila. Tapos, hawakan nyo rito. Kuha ka ng goma. O, talian mo. Ngayon, pagka nakaganyan ha, ibaliktad yun na yung plastic. Kailangan yung pable yun nasa loob yung plastic ha. Tapos, saluhin mo ng konti, kuha ka ng langis,
used oil lang. Buhos yung ganun. Buhos yun sa loob. Kailangan siguraduhin nyo na yung ilalagay nyo lang is ay malulubog yung pinakapasokan ng kable mismo dun sa outer layer niya. So yan. Saluhin mo ng konti dito. Huwag sobrang higpit kasi baka umapon na yung langis. Tapos, laruin mo na yung kable mo. Dudulas na yung kable nyo. Swabe-swabe na siya pigayin. So, nakita nyo? Uubusin lang eh, so inilagay natin, no? Walang yan. Oh no, oh, yung kable ko, ah. Tingay nyo, nagbablog ako eh. So ngayon, dahil may langis na siya, pwede natin ibalik. Tandaan nyo ha, pag hindi po ayaw pumasok nito doon sa dito sa adjuster na to, itong dalawa na to, ibaon nyo lang, ibaon nyo silang dalawa. Tapos medyo pupwersahin nyo yung kabling hilahin papunta doon. Okay na. Kapag ka pumasok na siya, tsaka na lang kayo mag-a-adjust ng tension. Unahin nyo i-adjust to para mahila yung kable nyo. Ngayon, pag sakto na yung tension na kailangan nyo dun sa kagat ng clutch sa makina nyo, tsaka nyo na ngayon hihigpitan to. Ang purpose nitong plat na to, para malak sa dun sa lugar niya, sa eksaktong distance nung para sa tension, ito yung adjuster nyo. O yan mga kadodo, kagaya ng sinabi ko, yung tinuro ko sa inyo tungkol dun sa clutch, yung sa paglalangis ng clutch, baka marami na nakakaalam nyo eh. So, ang matutulungan na lang ito yung mga bagong nagmumotor, yung mga walang masyadong alam na gustong matuto. So DIY lang yun, madali lang yun. So, nakita nyo naman kung paano, sisiw naman. Pati yung paglalagay natin itong bar end, nakita nyo naman. Okay guys, maraming salamat sa panonood ha. Huwag nyo kalimutan, kung bago po, pakiclick like, subscribe. Thank you guys, maraming salamat.